meron tayo dito, guys, na family. Yan. So, meron tayong munggo, meron tayong toyo, at meron tayong dalawang tray na itlog. So, meron tayo dito, guys. Yan. So, naripak na natin ang ating munggo and toyo. Yan. So, itong ating itlog. So, meron tayo ditong kita. Guys, yan. So, ang laki ng kita natin dito. Yan. So, meron pa tayo ditong toyo. Ang laki ng kita natin sa toyo. Ang laki ng kita natin dito sa munggo. At ang laki ng kita natin sa itlog. Good morning! Welcome back to my YouTube channel, Rich Rondes! And for today's video, so tayo po ay mag-groceries haul and price update. Yan, so sa pinamili natin, guys, sa palengke, date for today, August 18, 2023. Yan, so meron tayo dito, guys, pinamili munggo, toyo, and itlog. Yan, so presyong palengke. Yan, so ano pa ngayon, guys, ngayon po may 8 a.m. Yan, so 8:45 a.m. and the morning. Yan. So, maaga tayo ngayon nag-vlog kasi maaga tayo nakapamili ng ating toyo, munggo, and itlog. Yan. So, ito, guys. Yan. So, meron tayo dito, guys. Ito po yung munggo na green. Yan. So, ito po ay 80 pesos. Yan. So, per kilo, 80 pesos. Kasi yung ito po ay green. Kasi pag yung dilaw-dilaw, mahal. 130 pesos ang kilo na dilaw-dilaw. Yeah, so ito naman, guys, iriripak ko to 25 pesos. Yeah, 25 pesos ang aking ripak nito. Yeah, so para mabilis. Mabilis maubos. Mabilis maubos. Kasi ayaw mo rito, guys, yung mga magugulay dito, mga pamilyahan, so maramihan. Okay, guys, naputo lang aking video. Yan, kasi nag-memory fall ang ating cellphone. Yan, so nagbibilit ako ng mga videos. Yan, kasi sa cellphone ako nag-e-edit para pang-upload ng video. So, minsan pag nasobrahan na talaga ng video, nag-memory fall siya. So, ngayon, guys, yan. So, meron tayo dito, guys. Yan, ito po ang ating. Ito marami, yan. Yan, so ito po ay 100 pesos. Yan, so ito namin siya. 4 pieces. 4 pieces. Yan. So, 4 pieces for 10 pesos. Yan. So, medyo parang kikita tayo dito, guys, na sa tingin ko, kikita ko tayo dito ng 60 pesos. Yan. So, sa tingin ko lang yan, yan. Kasi ganito siya kadami. Yan. Kurang na since ko na agad. Yan. So, ito, guys. Ito, guys. Ito, guys. Yan. So, isang kilo lang binili natin, guys. Kasi, minsan kasi, pag madamihan din, masama din. Kasi, lalo-lalo lang pag toyo. Yan. So, naaamag. Yan. So, naaamag pala pag, ano, pag hindi agad siya mag... Tapos, guys, yan. So, meron tayo ditong... Yan. So, meron tayong itlog. Yan. So, ito pa ay 2-3. Yan. So, ang bili naman po nito ay 460 pesos. 450 pesos per tray. Yan. So, 230 pesos per tray. Yan. So, malaki na siya, guys. Bentahan ko naman ito pag ito is 10 pesos. Yan. So, ibig sabihin, mayroon po tayong kita sa isang tray na 70 pesos. Yan. Mas maganda talaga, guys, pag bibenta natin yung itlog is yung malaki. Yan. Kasi pag mga ano lang, pag mga medium, kasi 185 sa dali ko nabili ng last kong groceries haul. Yan. Tapos, yung bentahan ko naman nun is 8 pesos. Para kikita lang ako doon ng 55 pesos. Yan. So, ito, guys, ito po ay 230 pesos. So, tig 10 pesos, 300. Yan. So, meron tayong kita dito na 70 pesos. Yan. Yan. So, mas maganda talaga pag bumili tayo ng mga ganitong itlog to yung munggo sa mismo talaga palengkehan. Kasi makakatipid tayo na ano pa siya, fresh na fresh pa siya, kagaya nito ng itlog. Yan. So, eto, guys. So, iriripa ko siya later. Ito. Ito at saka yung tuyo. So, titignan ko kung paano ang ipitain natin doon. Yan. Kasi yung puhunan natin sa tuyo 100 pesos, puhunan natin doon sa tuyo is 80 pesos. So, then, guys, iriripak natin ang ating tuyo. Yan. So, ganito pa siya, guys. Yan. So, iriripak natin kung magkano ang ating ipitain na tuyo sa halagang 100 pesos. So, ang sabi daw ay 4 pieces. So, 1, 2, 3, 4. Yan. So, maliit siya, guys. Yan. So, tamang-tama siya. 4 pieces. 4
10 pesos. Ayan. So, di ba? Kita mo yung amay. Ganyan lang pala siya. Para hindi siya masyadong ano. Hindi siya masyadong talit na talit. Nine pieces.
90 si Sir Ate, ibig sabihin 80 pesos din. So, meron po tayong tira na dalawang piraso. Yan. So, ito po ay ano. Ito po, hindi ko na siya bibenta. Yan. So, pang amin na lang to. So, diba, meron pa tayong coffee. Yan. So, may coffee pa tayong 2 pieces. So, ito yung aking nagawa, guys. Yan. So, meron tayo dito nakatabi na 2 pieces. Yan. 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 Lord, yan. So, diba, ang dami nating napak. Yan. So, ang dami nating napak, guys. Yan. So, ilalagay ko siya dito. Ito ko na lang siya ilalagay. Yan. So, 19 pack, ibig sabihin 190 pesos. So, meron tayong kita na 90 pesos. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, sinasin natin, 7, 8, 9, 10. Yan. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 90. Yan. So, 90 pesos po yung pieces. Yan. Ibabawi-bawi lang yung plastic yellow. Pero okay lang yan. Kasi yung plastic yellow naman natin ay 100 pieces. Ano lang yun? 20 pesos. Yan. So, ito. Ito pala lang sa ano. Parang ano lang ito. Yan. Yan. So, laki na ang kita natin dito, guys, sa tuyo. Meron tayong kita agad na 90 pesos. Yan. So, ang laki ng kita mo dito sa repacking na toyo. Yan. So, next naman natin i-repack, guys, yung aming titignan natin kung magkano yung kita natin sa okay. Ito, guys, meron pa tayo ng kita. Siguro, alam mo, dalawang repacking. Pag naluto, sobrang dami na pag nilalahat ito. So, ito talaga din. Pag may bumibili dito minsan, yung nagkakarente. Yan. So, I think isang balutang, isang alam pa ito, isang pack. Yan. So, ibig sabihin. Yan. So, 25 pesos siya, guys. Ano niya na? Ang laki niya na. Ang dami na. Ang dami. Yan, 25 pesos. Kasi yung last kumbenta dito, 25 pesos talaga siya. So, check natin. Yan. So, sinakto talaga siya dito. Yan. Sinakto siya dito sa baso na to. Yan. So, just imagine. Yan. Hindi na lang muna. Yan. Yan. So, ibig sabihin, mabasa natin ang konti. Dagdag natin dito. Yan. So, ito yung tendency talaga. Magkano na lang? Yan. So, ito po ay 25 pesos po ang ating bentahan ng munggo. Yan. So, meron tayong kita dyan na higit pa sa puhunan. Higit pa sa puhunan ang kita natin, guys. So, tingnan niyo, guys, ha. 80 pesos. Yan. So, 25 times 7. 175 less 80. Yan. So, 95 pesos po yung kita natin sa munggo. Yan. So, pero syempre, guys, may mga pamasahe pa yan. May mga pa yellow plastic pa yan. So, kumbaga, dun siya binabawi. Pero, 25 pesos po. Yan. So, meron tayong kita na 95 pesos. Yan. So, sakto-sakto lang, guys. Ang dami! Ang dami for only 25 pesos. Yan. So, ibig sabihin, malaki yung kita natin dito sa munggo. Yan. So, ano lang talaga, tiyaganak talaga. At ito din naman talaga, guys, ako lang yung nagbebenta dito, yan, sa mga sari-sari store. Kasi kinalasan dito, wholesaler. At mga wholesaler naman yung kaano natin, wala silang mga ripak-ripak. Hindi sila nagripak-ripak ng mga munggo, ng mga matika, toyo, yan. Hindi po sila na ganun. Kumbaga dito sa area natin, tayo-tayo lang. Yan, kasi sa palengke pa natin doon bibili. Yan. So, ito, guys, ano to siya, sobra sa 20%. Yan, kasi kita natin ito is 95. Kung baga, ano siya, masigit pa doon sa puhunan. Kasi yung puhunan natin is 80 pesos. Yan, kita tayo ng 95 pesos. Yan, so malaki talaga yung kita mo dito sa repacking. Yun nga lang, yun nga yung ano dapat talaga pag bumili tayo. Dapat din medyo mas madami na. Yan, kasi yung pamasahe din. Yan. So bawi-bawi lang din talaga sa pamasahe. Kasi pag doon ang bayan doon, 100 pesos back and forth. Yan. Pag medyo madaming ano, space,
special, yan. So, pag papunta dito, pag special ka, marami ang bilhin. So, mag-adda ng, ano, mag 60 pesos or 70 pesos na pamasahe mo. So, just papunta ng 50 pesos. Special, yan. So, meron tayo kita, guys. Yan. So, malaking kita natin sa munggo at malaki din yung kita natin sa puyo. At malaki din yung kita natin sa itlog. Yan. So, the best talaga yung sari-sari store. Yan. Kasi ito din yung dahilan talaga kung bakit marami nagsari-sari store. Yan. So, marami nagsari-sari store. Although, ano lang talaga mahirap or kailangan mo lang talaga yung sipag. So, kung madiscarte ka talaga, madiscarte ka, yan. So, may posibilidad na aangat ka, aangat ka sa buhay, aasin sa yung negosyo mo. Yan. So, kailangan mo lang talaga sipag, discarte. At syempre, ano ka, pagbaga, ano ka dyan, dapat talaga ka dyan, presentable. So guys, ang ating vlog for today. Thank you for watching. I hope that enjoy kayo at nakatulong sa inyo yung ating tips and ideas. Yan, so about sa repacking, so mas maganda talaga guys na pagbayad kayo sa sari-sari store, so apply nyo na yung mga repacking. Yan, so may nangawala sa mga wholesaler, pero nyo yung i-apply ito ng mga munggo. Kasi pag wholesaler kasi hindi nag-repack ng mga tingi-tingi. Yan, so hindi nang ano, so pag may sari-sari store ka, so pagkakataon mo na yan na discartihan mo, magamit pa-discarte ka para mas kikita, mas malamang yung tao ma-discarte talaga. Yan, kasi may posibilidad na aangat or nalago ang negosyo mo. Yan. So, yun lamang po guys. Thank you for watching. Yan. So, thank you for all your support. Yan. So, kung bago pa ka sa channel ko, please do subscribe at tap the notification bell para manotify po kayo guys every time na meron tayong mga bagong upload ulit ng mga videos. Bye guys! Stay safe and God bless. Have a solid and more 80s today.